Magandang umaga po sa ating lahat. Ngitian naman po natin ang ating mga katabi at batiin natin ng good morning. Sa lahat po ng mga nanonood, good morning din po sa inyong lahat. At sa lahat po ng mga tatay at mga tatay na nanonood po, Happy Father's Day po sa inyong lahat. Inaanyayahan ko po ang bawat isa na tayo po ay tumayo. Tayo po ay manalangin. Hallelujah, Lord Jesus. Dakila ka, Panginoon. Purihin ka, Panginoon. Napakabuting Diyos. Kau lamang ang dapat na itaas, luwalhatiin, Panginoon, sa umagang ito. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan ka namin dahil napakabuti mong Diyos sa aming mga buhay. Salamat, Panginoon, sa iyong presensya sa oras na ito. Salamat, Panginoon, sa iyong proteksyon. Salamat sa kalakasang binigay mo, Panginoon. Salamat din, Panginoon, sa walang hanggang pagmamahal mo sa amin. Lord, anuman po nakikita mo, Panginoon, na bahid ng kasalanan sa aming puso, sa aming isipan, patawarin mo po kami, Panginoon. Linisin mo kami upang maging kaaya-aya po kami sa iyong harapan. Lord, bigyan mo kami ng tamang puso sa aming pagpupuri at pagsamba sa iyo, Panginoon. Tulungan mo kami, Panginoon, Lord, na makamtan po, Panginoon, ang biyaya, Panginoon, na narapat po para sa amin. Hinihiling po namin ang iyong banal na Espiritu Santo, Panginoon, na siyang manguna sa aming kalagitnaan, Panginoon. At Lord, tulungan mo ang bawat isa na maranasan ka, Panginoon. Lord, hinihiling din po namin na ikaw po ang siyang manguna, Panginoon, sa serbisyong ito, Lord. Kung gaano mo, Panginoon, pinagpala, Panginoon, ang first service, Panginoon, ganun din, Panginoon, Lord. Ipadama mo rin sa amin, Panginoon, sa second service na ito, Panginoon, ang pagpapala, Panginoon, na pinagkaloob mo, Panginoon, sa first service. Lord, i-bless mo, Panginoon, ang serbisyong ito. Pagpalain mo lahat ng gagamitin mo, Panginoon, na ikaw ang siyang makita, Panginoon. We pray, Panginoon, for your anointing power, Panginoon, for, na maging, Panginoon, Lord God, mag-blow sa church na ito, Panginoon, mag-blow, Panginoon, sa bawat gagamitin mo. I pray, Panginoon, for your triple anointing power, Panginoon. Lord, sa mag-i-speak, Panginoon, ng iyong salita, Panginoon. Salamat sa paggamit mo sa kanyang buhay, Panginoon. At Lord, salamat sa word, Panginoon, na pwede encouragement, Panginoon, sa aming lahat. Ganun din, Panginoon, sa magpapaawit, Lord, let your anointing power be upon her, Lord God. At sa lahat ng mga tutugtog, Lord, na mai-usher po kami sa iyong presensya sa aming pag-aawitan, Panginoon. Lord, alam namin, Panginoon, Lord, na hindi po kami aalis dito, na hindi po namin daladala ang pagpapala, Panginoon. Pagkos, Panginoon, alam namin, nakakamtan po namin, Panginoon, ang pagpapala na nararapat po sa amin. Lord, we commit to you our service, Lord God, and we give you back the glory, honor, and praise. In Jesus' name, amen and amen. Sige po, pwede po muna tayo umupo. Yan. Good morning po sa ating lahat. Amen. And sa lahat po ng kasama namin ngayong umaga na nanonood, good morning din po sa inyo. And pwede bang batiin naman natin yung mga katabi natin sa kanan, sa kaliwa. Sabay may magandang ngiti ng isang good morning. Ayan, di ba? Alam ko that today is not just a good morning, but today is also a great morning kasi nandito tayo sa tahanan ng Panginoon. And today, we are not only celebrating because it's Sunday, but we have a special celebration today because today is Father's Day. So sa lahat po ng katabi niyong tatay, ngayon, batiin niyo naman po ng Happy Father's Day. Ayan. And Happy Father's Day po sa inyong lahat. Ayan. And alam ko na the greatest father na talagang naranasan natin sa buong buhay natin ay ating Panginoon. Together, we come together now to worship.
Make
and praise. Lord, I can feel the change as your presence now invades. Hear the sound of the broken chains. Prison doors are giving way. This is prophetic, I can feel it in the air. We'll lift our praise and it change the atmosphere. With hearts open now, everybody, hey, I am free. Turn it up, this sound of praise. Make it louder than any other. Lift him up and shout his name over all. Turn it up, this sound of praise. Make it louder than any other. Lift him up. Shout his name over all. Handa na ba kayo para sa ulan ng Panginoon? Huwag kong handa na kayo. Itaas natin ang kanyang pupuri ngayong umaga. Hallelujah! Come on, church, let's go! Our praise goes up. Lalakasan ang aming papuri, Panginoon. O salamat, O Diyos, sa iyong katapatan at kabutihan sa aming buhay. Hallelujah, hallelujah. O purihin ka, O Diyos, sambahin ka, Panginoon. Sa iyo lamang ang karapat-dapat na awit, Panginoon. O dakila ka, Jesus, dakila ka. O dakila ka, Panginoon. We worship you, God, this morning. We just want, Lord, to bless your name, to worship you, to exalt your name in our lives. Sa kabila ng aming mga pinagdadaanan, Panginoon, ang aming nais lamang ay itaas ka at itanghal ka sa aming mga buhay, O Diyos. O dakila ka, Jesus. Shall I be?
do I say that you are enough, say that you are the Christ, Son of the living God. You ask me who do I say that you are enough, say that you are the Christ, Son of the living God. Thank you.
say that we love you so much. Let's just sing how much we love the Lord. Magandang umaga po sa ating lahat. Ayan, so sa mga amazing kids po na nandito, maari pong pwede kayong bumaba sa Sunday School para po meron po tayo doong lesson na nagaganap para po makaupo din po yung mga kasama po natin sa likod kasi grabe, full pack po tayo ngayong second service. Ayan, so sa mga bata po, sa mga Sunday School, pwede po kayong bumaba po muna. Ayan, so isang linggo na naman po ang nagdaan at alam ko na iba-iba tayo ng pinagdaanan dito throughout the week. Siguro yung iba sa atin dito is nakaranas ng kasiyahan, kalungkutan, or maybe may natanggap tayong good news or bad news. There may be answered prayers like healing, provision, or kung ano pa man na pinapanalangin natin sa Lord. That truly enough that in every situation we have, masasabi pa rin natin that the Lord is great. Amen po ba? So sabihin po natin sabay-sabay, the Lord is great. In 3, 2, 1, the Lord is great. Isa pa po, the Lord is great. Ayan, so palakpakan po natin ang Lord sa buhay po ng bawat isa sa atin. So today is June 19 and it is not just an ordinary Sunday dahil sineselebrate rin po natin ang Father's Day. Ayan, so sa lahat po ng mga tatay na andito, papa, daddy, airpods, o ano pang mang tawag niyo sa kanila, binabati po namin kayo ng Happy Father's Day. Ayan, so kung meron man po tayong mga tatay dito, maari po ba kayong tumayo to be acknowledged? Ayan, yung mga tatay po natin, tumayo po tayo. Ayan. So binabati po namin kayo ng Happy Father's Day and gusto po naming sabihin that you are appreciated. Ayan, so muli, Happy Father's Day po. And also, there's a reason to celebrate. Dahil meron po tayong first timer.
Ayan, so kung natawag po man po yung pangalan nyo, maari po ba kayong tumayo to be recognized? Ayan, so first timer po natin is si Brother Jericho Caparas. Ayan, so welcome po. Welcome po sa ating second service, and we hope that hindi lamang po ito yung first time na pagdalo nyo, but ito po yung umpisa na makasama po namin kayo sa Galcm family. Also, meron din po tayong second timer. Ayan, so si Sister Criza Joy Cabrera. Mari po ba kayong tumayo? Ayan, so welcome po sa ating God's Amazing Love Christian Ministry. So, we hope na hindi lang din po ito yung second time na makasama namin kayo, but ito po yung tuloy-tuloy yung second and more pa na makasama namin kayo dito sa ating Galcm family. So, alam ko na na-miss din po natin yung bawat isa. And to fully welcome, maaari po ba tayong tumayo? And let's welcome one another with love. Ayan, so pwede rin po nating batiin ang ating mga tatay is our child. You are welcome here, you are loved here. You are a part of the family. And today we declare you'll be part of our prayer. You are welcome, come on, you are loved, come on, you are welcome in this place. You are welcome here, you are loved here, you are a part of the family, and today we declare you'll be part of our prayer. Come on, you are welcome, come on, you are loved, come on, you are welcome in this place. You are welcome here, you are loved here, you are today we declare you'll be part of our prayer. Come on, you are welcome. Come on, you are loved. Come on, you are welcome in this place. Yeah, so pwede na po tayong maupo sa ating mga inaupuan. So for our announcement naman po sa ating mga weekly services, ayan, so first po is meron po tayong prayer room every Monday po yan, 8 PM via Zoom. So kung gusto nyo pong maki-join and maki-connect po sa ating prayer, ask na lang po natin yung mga care group and primary leaders po natin dito sa church para makuha po ang ating Zoom link. Next po is prayer and equipping every Tuesday po yan dito po sa ating church. Starts po yan at 5:30 PM and yan po. Dito po nagaganap yung mga pinapanalangin din po natin sa ating mga gusto po nating makamit. And then, nagkakaroon din po dyan ng word and then worship. Ayan, so next po. Morning watch every Saturday po, 6 a.m. via Zoom din po yan. So kung gusto nyo pong makuha yung link and gusto nyo pong makikonnect sa ating prayer, i-ask na lang din po natin ang ating mga care group and primary leaders dito sa church. And next po is, yan, tuloy-tuloy pa rin po ang ating Sunday worship service. 6 a.m., yan po yung ating first service. Second service starts at 8 a.m. And third service starts at 11 a.m. So, sa ating online service naman po, continuous din po yan at 8:30 a.m. dito sa ating church. And to be more updated po sa ating mga ganap dito sa ating church, ayan, kindly like our Galcm official page po via Facebook, Instagram, and YouTube. Ayan, so muli isang magandang umaga po. Welcome po sa ating second service. And mag-expect po tayo sa gagawin ni Lord sa second service dahil alam ko na may gagawin pa siya. So yun lamang po, magandang umaga po. And I believe meron din po pre-prepare ang ating mga love para sa ating Father's Day po. Yun lamang po. God bless us all.
Hallelujah! Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Bigyan po natin ng malalas ng papuri ang ating Panginoon. Hallelujah! Napaganda po ng araw na to. Alam ko po ang pagpapala ng Panginoon ay nakalaan para sa bawat isa. Magandang umaga po. Welcome to our second service. Sabihin mo naman, good morning sa iyong katabi. Good morning sa nasa likod. Magandang umaga po sa lahat ng nakasubaybay ngayong umagang ito. Thank you for joining us for our online service. Alam niyo po, this is a great Sunday. Amen. Full pack po tayo ngayon dito sa church. We thank God because God has again reminded us that today is His day. Amen. Alam niyo po, linggo ngayon, we have the reason to celebrate because Jesus, our God, has been so good to each and every one of us. Amen. Salamat sa Panginoon dahil ginawa niya tayong matagumpay sa isang buong linggong nakaraan. At alam ko po, gagawin na naman po tayong matagumpay ng Panginoon sa darating na linggo. Amen. Sa lahat ho ng pinagpala ng Panginoon at pagpapalain pa ng Panginoon, pumalakpak sa Kanya. Hallelujah! Today po, it is not, hindi lang po linggo, hindi lang po Sunday, hindi lang po natin isi-celebrate ang araw na to dahil araw ng Panginoon. Pero po, kalakip sa araw ng Panginoon, ang araw na ito ay napaka-espesyal dahil araw din po ito ng ating mga ama. Amen? Sa lahat po ng mga tatay dyan, pataas naman po ng kamay at pawagayway. Yes, palakpakan po natin ang ating mga tatay. Happy, happy Father's Day po. From your Galcm, the Gupan family, mahal na mahal po namin kayo. At sana po, ngayong araw na to maramdaman nyo ang pagpapala, maramdaman nyo ang pagmamahal, at maramdaman nyo ang talagang biyayang hinanda ng Panginoon para sa inyo. Kaya po sa mga anak na nandyan, sa mga anak na nandito, sa mga asawa po, sana po hayaan natin ang araw nito ay maging talagang kasaya-saya para sa ating mga ama. Amen? Huwag po natin muna sila aawayin. Sabihin mo sa mga tatay po dyan, kung katabi niyo ang asawa niyo, sabihin niyo sa kanya, huwag mo muna ako aawayin ngayon. Araw ko ngayon. Ikaw munang gumastos ngayon. Araw ko ngayon. Minsan lang po ito. Alam niyo po, one of the most underrated na celebrations is Father's Day. One of the most hyped celebration is Mother's Day. Pero po dito sa Galcm, hindi po natin nahayaan na mas nasiyahan ang mga nanay at hindi masisiyahan ang mga tatay. Dito po sa Galcm, alam ko po kung paano pinagpala ng Panginoon yung mga nanay ng Mother's Day, ganun din po pagpapalain ng Panginoon ang mga tatay ngayong Father's Day. Amen? Nakita po natin, pinagpala po tayo ng napakagandang tambourine dance ng mga ladies of virtue and excellence. Walakpakan po natin ang Panginoon sa kanilang buhay. Alam niyo po, sila po ay nag-champion inter-Galcm ng mga love, di ba? Champion po sila. Napakaganda po na even at their age, ang pag-talent po, ang pagbabalik ng talent sa Panginoon, wala pong pinipiling edad. Kung gusto mo ihandog sa Panginoon ang talento mo, hindi lang yun. Kung gusto mo talaga ibigay sa Panginoon, kung anong strength meron ka, kaya po yan kahit anong age, sabihin mo kahit anong edad, sabihin mo sa katabi mo. Sige po, sabihin mo kahit anong edad. Kahit po kayo, pwede rin po ninyong ibigay sa Panginoon kung anong kaya nating ibigay, even our talents, gaya ng ginawa nila. And isa lang po yung way na ngayong taong ito, tunay nga na elevation ang Galcm. Yan ang ginapakita ng Panginoon sa mga tatay at sa mga nanay. Kaya po, lalo sana tayong maging excited na may pagpapala talagang nakalaan, may promosyon talagang nakalaan ng Panginoon para sa bawat isa. Amen! Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Sa umaga pong ito, bago po tayo pumunta sa salita ng Panginoon, maganda po ang hinanda ng ating Panginoon today. I'll just give some announcements po. Nung nakaraang Friday and Saturday, naganap po ang unang batch ng Heirs Ablaze Youth Encounter. Ito po ay naganap sa Binmalay Galcm and ito po ay dinaluhan ng 120 na young people. And praise God po, itong 120 na young people from different churches of God's Amazing Love Christian Ministries ay talagang transform at pinagpala ng Panginoon. Nakakatuwa po man na sa totoo na pag ang Panginoon or tayo mismo na anak ng Panginoon, ilapit natin ang sarili natin para makatagpo ang Panginoon talaga ikakatagpuin tayo. Kagaya po ng mga kabataang ito,
na sa kanilang mga puso talagang hinanda nilang sarili nila para katagpuin ng Panginoon, kinatagpo po sila ng Panginoon. Kaya po this coming Friday, there will be a second batch of the Heirs Ablaze, a youth encounter po sa June 24 and 25. Kaya po sa mga kabataan dito, 13 years old and above, we encourage you to join our Heirs Ablaze. This is a youth encounter, an overnight youth encounter where you will be able to experience God, transform, see the plan of the Lord in your life. In your young age, makita mo kung saan talaga, ano talaga ang plano ng Panginoon sa buhay mo. Kapatid, huwag ka na magdalawang isip. Kayo po, kung kayo ang may kayo ay magulang at meron po kayong anak na 13 years old and above and gusto niyo pong makilala niya ang Panginoon, gusto niyo pong makita niya kung anong plano ng Panginoon sa buhay niya, ano niyo po ang transformation ng gagaling lang yan sa Panginoon. Kung medyo sakit sa ulo yung anak niyong yan, isama niyo po dahil alam ko po may gagawin ang Panginoon sa buhay niya. Kaya po, if you have any questions, if you want to enlist your son, your daughter, or kung ikaw ay kabataan, gustong ma-enlist, please po i-approach our leaders, our youth leaders po in the church. Approach me, we have our primary leaders and elders po. You can approach them to enlist po yung ating mga kabataan. Amen po. Amen po. Amen po. Ngayong pagkakataon pong ito, bago po tayo pumunta sa mensahe ng Panginoon, hayaan po muna natin na mag-minister ang Panginoon sa atin. Alam ko po, mag-minister ang Panginoon sa bawat isa. And we have a special speaker this morning. Amen. May special speaker po at meron pong magandang mensahe ang Panginoon. Pero bago po yun, alam ko po na gusto muna mag-minister ng Panginoon sa bawat isa. Kaya kung sino po dito ang may birthday celebrant, let's take this moment to pray. Sino po dito ang birthday celebrant for this week? Meron po bang birthday celebrant for this week? Ayan, si Sister Feli Rose. Ay, hindi ba? Sorry. Ah, yung bata, okay. Yung anak po nila, kukunin nila. Sino pa po? Meron pa po ba dito na magbe-birthday for this week? Kung hindi naman po birthday, wedding anniversary for this week. Kanina pong first service, may pinag-pray kami na wedding, they are celebrating the wedding anniversary na 41 years na. Wow, di ba? Palakpakan natin ang Panginoon sa ganong kabuti na relationship. And they 41 years and still going strong. Amen. Kaya, meron po ba? Wala. Antayin po natin yung anak nila, Brother Steve and Sister Fel, para ipag-pray po natin. Pero habang inaantay po natin, kung kayo po may gusto kayong idulog sa Panginoon, kung may special need po kayo sa Panginoon, pwede po kayong tumayo. Kung yung kailangan nyo po ng healing ngayong umagang ito, pwede po nating idulog yan sa Panginoon. Ang ating Panginoon po ay magaling po dyan. Amen. Ano po ang pangangailangan nyo? Kailangan nyo ng kapayapaan, meron kayong problema, kailangan nyo solusyonan, may mga decision kayong kailangan gawin. Kung meron po kayo at gusto nyo idulog sa Panginoon, pwede po kayong makitayo at tayo po ay mananalangin. Kung kayo rin po ay may pasasalamat sa Panginoon, pwede po kayong makitayo at tayo po ay manalangin. Sige po, sa lahat po na may pasasalamat, lahat na may gustong idulog, hallelujah. Hallelujah, let's pray for John Stephen. At dumulog po tayo sa Panginoon na anuman po ang nasa puso natin ngayon, bigatin, problema, suliranin, mga gusto nating maranasan sa linggong itong parating. Alam niyo po, ang Panginoon po ay may kakayahan gumawa niyan, maniwala lang po tayo, manampalataya tayo dahil ang kapangyarihan ng Panginoon ay wagas, wala po siyang hindi kaya para sa ating mga buhay. Hallelujah, tayo po'y manalangin. Hallelujah, Lord God, sa iyo kami nagbibigay ng aming papuri at pasasalamat. Aming itinataas ang iyong banal na pangalan, Panginoon, sa lugar na to at sa aming mga buhay. Tunay nga, Panginoon, na dakila ka, ikaw ay karapat dapat maluwalhati at maitaas sa kabutihan mo, sa pagpapala mo, sa kilos mo sa aming mga buhay. Salamat, God, sa iyong awa, sa iyong katapatan at sa iyong grasa na hindi tumitigil, Panginoon, kumilos sa amin. Salamat, God, sa proteksyon mo, sa provision mo, God, na talagang aming nararanasan sa aming mga buhay. Wala kami sa lugar na to, Panginoon, kung hindi dahil sa iyo. Kaya, God, tanggapin mo po ang aming buhay. Tanggapin mo po ang aming pasasalamat. Tanggapin mo ang aming magbibigay pugay, Panginoon, at karangalan na gusto namin ihandog sa iyo, God. Lord God, ikaw lang, Panginoon, ang karapat-dapat. Tanggapin mo ito. Dahil, Panginoon, walang ibang Diyos
na kayang gumawa nito sa amin. Walang ibang Diyos na gusto namin, Panginoon, paghandugan ito, kundi Ikaw lang. Kaya Diyos, tanggapin mo po. Salamat sa lahat. Salamat. Lord God, salamat dahil sa iyong mga ginawa. Kami lalo nabibigyan ng pag-asa, Panginoon, dahil sa kakayanan mo. At kung sino ka, lalo kami nabibigyan ng pag-asa sa aming mga buhay, O Lord God, na meron kaming something to look forward to. May magandang nakaplano para sa buhay ng bawat isa, Panginoon, ngayon. Una-una sa lahat, Panginoon, kami, Panginoon, ay nakikinay at nakikisaya sa buhay, Panginoon, na anak ni Ate Fel, Lord God. Thank you, God, sa boy na to, Panginoon, na pinalakas mo at pinalaki mo, Panginoon, ng iyong grasya at iyong awa. Salamat, God, dahil sa kanyang murang edad, Panginoon, alam ko, Panginoon, na patuloy at dahan-dahan niyang nakikita, Panginoon, ang kagalingan mo sa kanyang buhay. At sa panibagong taon na to na ibibigay mo sa kanya, God, alam namin, Panginoon, na napakaganda ang plano mo sa kanya. Alam namin, Panginoon, na hindi lang provision ang hinanda mo para sa kanya. Hindi lang kalakasan ang hinanda mo para sa kanya. Hindi lang, Panginoon, magandang buhay at magandang kalakasan at magandang kalusugan ang binigay mo sa kanya, kundi magandang kinabukasan ang hinahanda mo para sa kanya, Panginoon. Kaya agad kami nakikiisa, Panginoon, na ilapit siya sa iyo, Lord God. Sa pagdagdag mo ng panibagong taon sa kanya, nawa, Panginoon, sa kanyang murang edad, lalo niyang makita ang kagalingan mo sa kanyang buhay. Ipakilala mo ang kayong sarili sa kanya, God. And Lord, hayaan mo, Panginoon, na makita niya na Ikaw, Panginoon ng Diyos, Panginoon, sa kanyang murang edad, makita niya ha, sa kanyang pagpunta ng church, sa kanyang sitwasyon sa bahay, sa pagmamahal na natatanggap niya mula sa kanyang pamilya, mukha sa kanyang pagulang, maramdaman niya, Panginoon, na tutunay kang Diyos sa kanyang buhay. And Lord God, sa kanyang murang edad, I pray, Panginoon, na i-hone mo siya, palakihin mo siya, Panginoon, as a good boy, a good Lord God na mga bata. Ibigay mo sa kanya, Panginoon, ng pagpapala. Ibigay mo sa kanya, Panginoon, ng kaalaman na kaya mong ibigay sa kanya, na Ikaw lang ay may kayang ibigay sa kanya. Lord, paalam namin, Panginoon, na bibigyan mo siya ng angking talino, Panginoon, na siya lang ang meron. Bibigyan mo siya ng talents, Panginoon, na magagamit niya sa iyo habang lumalaki siya sa iyo, Panginoon. At alam mo, Panginoon, ang kanyang buhay, Panginoon, magiging pagpapala. Hindi lang, Panginoon, sa kanyang pamilya, lalo-lalo na sa kanyang magulang, sa mga kaibigan, sa mga nakapaligid sa kanya, O Lord God. And Lord, hayaan mo na sa batang ito, Panginoon, mag-spark ng kasiyahan at pagmamahal sa lahat, Panginoon, na nakakakita, Panginoon, at nakakasalamuhan. Pagpalain mo siya, pagpalain mo ang kanyang pamilya, Panginoon. At Lord, Ikaw ang provide ng ma-celebrate nila ito ng wagas, Panginoon, sa darating na linggong ito. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, for blessing me. Thank you for blessing the family, God. Even God, today, thank you, Panginoon, for blessing us. We know that you have planned something good for each and everyone. Ngayon pa lang, Panginoon, kami naniniwala at nananampalataya na kumikilos ka na sa buhay ng bawat isa. Sa lahat ng nakatayo, Panginoon, na nangangailangan, Panginoon, ng iyong awa. Sa lahat ng nakatayo, Panginoon, na may gustong dinulog, idunudulog sa iyo, Panginoon. Sa lahat ng nangangailangan, pinansyal, Panginoon, nangangailangan ng kalakasan, nangangailangan, Panginoon, ng kagalingan. Ikaw, Panginoon ng Diyos, na kaya, Panginoong, tumugon sa lahat ng pangangailangan namin, O Lord. Kahit, Panginoon, sa pangangailangan kapayapaan sa aming buhay, pangangailangan, Panginoon, ng kasiyahan sa aming buhay, kaya mong tugunin yan, O God. Kaya God, ngayon, Panginoon, i-comfort mo ang bawat isa. I-embrace mo and assure mo, Panginoon, ng kakayahan mo, Panginoon, ay kaya, Panginoon, yakapin anuman ang sitwasyon ng bawat isa ngayon. Salamat, God, sa katugunan. Ngayon, kiniklaim na namin, God, ang iyong provision. Kiniklaim namin ang iyong kalakasan. Kiniklaim namin ang iyong kagalingan. Kiniklaim namin ang iyong kapayapaan. At kiniklaim namin ang iyong kasaganahan sa aming mga buhay. Salamat, God. Sa iyo lang, Panginoon, ang papuri. Ikaw ang maitaas, Panginoon, sa lahat ng ginagawa mo sa aming buhay. Ikaw ang mailuwalhati sa kalagitnaan namin. Salamat, Panginoon. Mahal ka namin, Ama. Mahal ka namin, Jesus. Mahal ka namin, Espiritu Santo. Ito ang aming panalangin sa pangalan na aming Jesus. Amen and amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Happy birthday! God bless you! Hallelujah! Handa na po ba tayo this morning?
nagsisimula pa lang po ang Panginoon sa atin. Sabi mo sa katabi mo, nagsisimula pa lang ang Panginoon. Sa kabila din, sabi mo sa kabila, nagsisimula pa lang. We are blessed because today God has given us a wonderful speaker. And alam niyo po, hindi naman bago ang speaker natin sa atin. Isa po siyang kapamilya. Kapamilya natin dito sa Galcm. And we thank God kasi every time that we invite her, eh hindi po siya umaayaw. Lagi siyang sige po, okay po. Lagi niyang nakikitang privilege dahil mahal po niya ang pamilya ng Galcm Dagupan. Amen. Kaya po hayaan po natin sa pag-upo natin ngayon, maranasan natin ang Panginoon, mapakita natin sa Panginoon ang pagmamahal natin in our obedience, in our heart, na gustong makaranasan at makilala pa ang Panginoon at makita ang plano ng Panginoon sa ating mga buhay. Kaya hindi ko na po patatagalin pa, palakpakan, tumayo po tayong lahat at palakpakan natin ang Panginoon sa buhay ng ating speaker, Reverend Maria Cristina Francisco Soriano. Hallelujah. Isang magandang umaga po sa ating lahat. Sa lahat po ng tatay na narito, Happy Father's Day. Sa magiging tatay, advance, Happy Father's Day. Okay, napaka-special nyo mga tatay dahil ito yung Sunday na para sa inyo po. Salamat sa Lord kasi may Father's Day at nagse-celebrate. Sino dito nanay nagpla-plano pagkatapos ng service, i-date niya si Mister? Ay, i-date. Praise God. Pero ngayon, grabe yung mga restaurant. Matitindi po. Kaya pwede po asawa sa bahay na lang. Alis, hindi ka na mahihirapang pipila, di ba? Hindi na tayo mainitan sa daan. So, salamat sa kabutihan niya sa buhay natin. Are you expecting something from the Lord? Amen. Naniniwala. Sino dito pumunta, mayroon siyang mga burden? Pakitas ang kamay. Okay. Sino dito pumunta dito, mayroon po siyang mga prayer sa Lord? Tumayo nga tayong lahat, di ba? Lord, sino dito magsasabi, I want more? Praise God. Kasi mga tatay, grabe yan. You are not a man of words. May tatay ba na mas madaldal kaysa misis niya? Sinong mas masalita, si tatay o si nanay? Nanay, di ba? Isang word lang ni tatay. Si nanay, sampo agad eh. No wonder. Kasi naka-design po sa mga nanay o mga babae, 15 words a day. Tandaan mo yan. Kaya mula paggising ni Mrs., bilangin mo na kung mayroon pang, wala pang 15,000, sige lang, magsalita ka lang. Kulang pa, makinig ka lang. Diba? Makinig ka lang. Kaya sa atin ngayon, salamat. Are you blessed dahil, do you feel blessed dahil mayroon kayong asawang kagaya ng asawa niyo? Parang hina. Hindi kumbinsido. Are you blessed na mayroon kayong asawa na kagaya ng asawa niyo? Okay. Hindi talaga kumbinsido. Okay, mga anak, are you blessed dahil mayroon kayong tatay na si tatay niyo? Amen. Praise God. Celebration po. Alam niyo ang tatay? Kung minsan and most of the time, hindi lang tatay ang nagiging address sa inyo. Kung minsan kayo ang engineer ng tahanan. Bakit? Para sa ganun, makatipid na sa bayad, kapag dumiretso yung ulan sa bubong, ikaw na lang umaakyat. Sino dito, yung misis ang umaakyat, ikaw tatay nag-aabot ng pako? Diba? Ikaw ang tatay, ikaw ang engineer, ikaw nag-aayos. Diba? Hindi lang yan. Pag mayroong nasira, ikaw yung nagbubuting-ting kung ano-ano. Alam niyo si Pastor Nats, pag sinabi ko, pa, kailangan ko ng table, gumawa ka. Ang palagi niyang complain sa akin, ako na nga ang karpintero, ako pang mag-provide ng pangangailangan. Mga tabla, ako ang mag, alam niyo yung retaso. Basta sinabi ko, kailangan ng table, kailangan. So, karpintero,
hindi lang karpentero, kundi ang nagiging kumpanin nyo, nagiging doktor kayo. Nagiging hanga ako sa mga tatay na pag may sakit ang kanyang mga anak, napakalambing niya o napaka-asikaso niya. Si Pastor Nats, mas maasikaso po siya kapag mayroon kaming mga sakit. Mga bata pa lang po sila, pag may lagnat sila, naghuhubad siya. And then yung katawan niya, ina-absorb niya yung init. Pag pinawisan na siya, pati yung mga bata, pinapawisan na rin. Ang hangaan ko sa kanya, pagbarado yung ilong ng mga anak namin nung sila'y maliliit pa. Alam niyo, ewan ko, yung iba nakapunta na po sa bahay namin noon. Ang bahay po namin maliit lang. Rest house lang po namin hanggang naging bahay na po naming mag-asawa, pamilya. Sa silong po yon tubig, ilog. So, ang ginagawa niya pagbarado, di ba may nabibili sa parmasya na magsip-sip ng kwan? Ano bang tawag dito? Yung sipon. Alam yung ginagawa niya, tumatapat po siya doon sa bintana namin, ilog na. Antay yung may siwi-siwi. Alam niyo yan, oh, tanda niyo yung siwi-siwi. Hawakan niyo nako, anak namin, sup-supin niya yung ilong. Sabay buga. Doon sa ilong. Ano may sisiwa? Kapag-kapay na. Sabi ko, wow, grabe, nagiging doktor ka pa. Bakit mo alam na ganyan? Alam mo kasi, sabi niya, ako ang taga-alaga ng pigiri ni uncle ko. Ako ang nagpapaanak doon sa mga biik, sabi niya. Pag may mga nalulunod daw, ewan ko kung hindi pa ako nag-alaga ng yung mga biik, kapag nalulunod ang ginagawa ko, sinusup-sup ko yung, ano bang tawag dito, yung ilong nila, ewan ko, para makasurvive lang. Wow, grabe. Ang training ground mo pala sa mga anak mo, yung mga biik. Kaya mga tatay, nagiging doktor kayo, nagiging maasikaso kayo sa inyo. Pag ang mga asawa ninyo, pag gising nyo sa umaga, hindi pa siya nagigising, nakahiga pa, huwag nyong sisigawan. Asawa, manluto ka lang, ito ni gagawin mo, at tagaylay agaw. Tuputan nyo, ito'y nalilik ng darling. Anon? Ibig sabihin, mayroon siyang kakaibang nararamdaman. No sa imbaga to asawa unugiptani. Di ba? Okay, nagiging doktor kayo at the same time nagiging pastor po kayo sa inyong mga tahanan. Ngayong araw na ito, congratulations mga tatay na nandito. Itinayo po ninyo ang bandila nyo at sinabi nyo sa pamilya nyo, punta tayo dito. Palakpakan nga natin mga tatay na nandito. Okay. Sino dito mga binata, pakitaas ang kanilang mga kamay, binata po. Ay, wala po sila. Okay, mayroon, ay, nandito na yan. Mga dalaga. Okay, mga dalaga, nandito po sila. Dagdagan ko lang yung tinakal ni Pastora Ethel kahapon, ah. Kasi mahirap po ang maging tatay. Aminado ako, mga tatay na nandito, hindi po biro ang magiging tatay. Tama, mali. Ba? May mga panahon, magko-complain yung asawa nyo. Si Kamut, hindi ka nag-iisip, hindi ka gumagawa ng kaparaanan. Parang nandyan ka lang, tahimik ka lang. Tahimik lang si Mister. Pero hindi mo alam ito. Nag-iisip na siya. Nagpla-plano siya. Nasasaktan ka sa sitwasyon ng buhay mo. Pero mas nasasaktan yung tatay, yung asawa mo. Hindi po madaling maging mabuting tatay. Wala pong kurso. Tandaan nyo, young people. Wala pong kurso. Sa university, ng CPA. Ano yung CPA? Hindi po certified public accountant, kundi karera para asawa. Di po, along the way, along the pagsasama, natututo. Pero sabi nga ng isang writer, bago maging magulang yan, 21 before na maging ama, maging ina, dapat nalalaman na niya o alam na niya kung ano ang responsibility. Tandaan mo ito, I will share practical tips. Pag uwi mo mamaya o pagbaba mo mamaya, tignan mo yung wallet mo.
para sa singles, ito ah, para sa singles. Okay. Kung ang nakita mo sa wallet mo, si 20, si 50, si 100, si 200, ilang tao ang nandoon? Isa lang. So most of the time, kung yan ang pera mo sa wallet mo, ibig sabihin, stay single. Stay single. Pero kung ang nasa wallet mo ay puro 500, ilang taong nandoon? Ilang tao? Dalawa na. Oy, pwede ka nang magyaya. Halika, mag-date tayo. Pwede ito mag-milk tea. Pwede ito, sa mag-chowfan. Pwede na kitang i-date. Pwede ka nang mag-date kung puro 500 na ang pera mo. Pero kung puro 1,000 na ang nasa wallet mo, nasa bag mo, ilang tao yon? Tatlo na, pwede ka nang magpamilya. Mayroon ng ama, ina, may anak pa. Ang tanong ko ngayon, ilan ang nakikita mo sa wallet mo? Pastora, paano yan? Tatay na ako, puro 20 pesos. 50 pesos. Ipalit mo kay misis, sigurado mayroon siyang 1,000. Hindi lang yan. Consider ninyo, mga young people. Ang magpamilya ngayon, mga kapatid, totoo, mahirap. Consider mo. Pero sa grasya ng Lord, ano yan? Tulungan natin. Pero practicality. Ang pag-aasawa, sabi nga nila, hindi kanin na mainit. Tapos, alam niyo, one of our rules sa praise and worship, I'm sorry kung ma-share ko sa inyo. One of our rules sa praise and worship team, multimedia, lahat po sa praise and worship team, kung nag-aaral ka pa, bawal makipag-nobyo, nobya. Kasi priority yan eh. Kung may nobyo ka, ay madidiik ka. One of our consider not only spiritual, kundi pati practical at sa kanilang studies. Tapos, ito din, i-consider mo. Kung may manliligaw sa'yo at kung manliligaw ka, number one, apat lang ito, tignan mo kung mayroon siyang personality. Pangalawa, nagets natin? Kung mayroon siyang personality. Ang buhay pag-ibig, hindi lang po pag-ibig. Nabubusog ka ng pag-ibig. Asawa na, rasalak lang, kapoy bulas tayo, wala tayong bigas. I love you. Diba? Hindi I love you na word ang kailangan niya kanin. Diba? Kaya consider this, personality. Pangalawa, ay kailangan din yung tao na tatanggapin mo, ibibigay mo yung buhay mo, yung napakatamis na oo mo, dapat mayroon siyang hospitable. Ang laki ng mamanahin ko na bahay ng magulang ko, sigurado ka, ilan ba kayo magkapatid? 10? Diba? Okay. I'm so proud na after ng kasal namin ni Pastor Nats, umuwi na kami doon sa bahay naming maliit. Kasi rest house yun, binigay ng magulang sa akin, i-develop nyo na bahay nyo na yan. So, ang ganda-ganda kasing masasabi mo, may sarili na akong bahay. Pangalawa is, hospitable. Pangatlo, consider this. Dapat mayroon din siyang character. Pastora, mayroon siyang bike. Okay. Bakit natin gagawin ito? Para ang Lord, paslalo tayong pagpapalain. Hindi ko naman sinasabing, wala ka pang car. Sabi ni Pastora, hindi pwede. No. Desire. And then last, bank ground. Tanda niyo yung apat ha. Personality. Pangalawa, ano yon? Hospitable. Pangatlo, character. And then, bank ground. Naniniwala ko, Pastor FM, sigurado mayroon ito lahat. Pero ito, matindi. Mayroon po akong nabasa at pinasa sa mga disciples ko na singles. Listen to this.
malahat ng singles. Huwag niyong bubuksan ang puso ninyo sa taong hindi nagbubukas ng Biblia. Hello? Ha? Naintindihan? Okay. Ibig sabihin, yung matured, kaya nga tatay, nanay na nandito, kayo ang unang modelo pagdating po sa pananampalataya. Kasi mayroon gagawin ang Lord sa buhay niyong mag-asawa at sa buhay ng pamilya niyo. Alam niyo ba, kahit wala kang natapos na magulang, kahit wala kang kakayahan, limitado ang kayamanan mo, kung yung anak mo nagtagumpay, okay ang buhay, maganda ang kanyang tinapo, yung bang kahinaan sa buhay, ang tagumpay ng anak, tagumpay ng magulang. Ang failure ng anak, failure din ng magulang. Bilang magulang, ang rule natin, dalhin natin ang pamilya natin na kung saan yun ang plano ng Diyos sa buhay ng bawat isa. Sino dito magsasabi, Lord, I want more for my family. Lord, I want more for my wife. I want more for my children. Lord, I want more sa career ko. I want more sa aking mga sources of income. Kaya sa buhay natin, mga kapatid, sa oras na ito, ang itatopic ko o pag-aaralan natin is crossing over into your God-given destiny. Okay. Crossing over into your God-given destiny. Pagtawid sa tadhanang ibinigay o inilaan ng Diyos sa iyo. Sa iyo. Alam niyo, kapatid, gusto ko po itong ipakita sa inyo. Yung buhay mo po ngayon, that is the best life na maipwede pang ibigay ng Lord. Mayroon pa at marami pa. Yung sasakyan mo, naniniwala ako, nangangarap ka pa na mas maganda. Amen? Yung income mo, sabi ni Pastor FM kahapon, sa EGR, makukonsider ka daw na mayaman kung ang sahod mo monthly is 100,000 and above. Mayaman. Nasa middle class ka daw pag 40,000 and above. Nagtanungan kami, yung katabi ko pong pastor, sabi namin, saan tayo nakadesignate? Saan tayo nakadesignate? Alam nyo ba, sabi ko minsan, may contest po. May contest po. Paiyakin ang elepante. Okay. So, mayroon po kwan. Malaki yung price. Paiyakin yung elepante. Una, sumabak. Hindi po niya napaiyak po yung elepante. Pangalawa, kahit anong gawin niya, hindi po umiyak yung elepante. Alam niyo ba yung last na contestant, isang pastor? Tumabi lang siya doon sa elepante, mayroon lang siyang sinabi, umiyak na po yung elepante. Nagtanungan, so nanalo si pastor, nagtanungan, anong binulong mo doon sa elepante, bakit napaiyak mo? Sabi niya, simple lang, ibinulong ko lang sa kanya kung magkano'ng allowance ko sa church. Pero alam niyo, just in case ibulong nyo sa kanya yung income ninyo, iiyak yung elepante, the best salary is yet to come. The best house is yet to come. Halimbawa ngayon, nagre-renta ka lang. Halimbawa ngayon, nakikisilong ka lang. Halimbawa ngayon, ang lupa lang o lote lang na nasa iyo, yung nasa kuko mo. Mabawal tignan ng kuko. Darating ang panahon, the best resources is yet to come. Pero yung asawa nyo, yan na yung the best. Huwag na kayong maghintay. Huwag na kayong maghintay. Crossing over into your God-given destiny.
yung pagtawid mo. Halimbawa dito, galing ka dyan sa Dagupan area, pupunta ka sa church, di doon, di ba doon ka bababa? Ang gagawin mo para makarating ka dito sa church, tumawid ka. Kahit nandyan ka na sa kabila, kahit ongoing na yung service, kung hindi ka tatawid, hindi ka makakarating dito sa church. Ganun din, nandyan ka na. Kung hindi ka tatawid, papunta doon sa magandang plano ng Lord, kahit nakahanda na yan, hinding-hindi mo mararanasan ang magandang buhay, mas magandang plano ng Lord. Kasi nag-i-steady ka dito eh. Yung topic, ang nais na i-convey ng Lord sa inyo, sabihin sa atin ngayong umaga, kailangan mong tumawid. Sa pagtawid ninyo, dyan sa kabila, may mga i-consider natin. Huwag kang basta-basta tatawid. Diba? Kasi pag tumawid ka, may sasakyan, ano mangyayari sa'yo? Masagasaan ka. Ayun. Yung mga marites, sabi nila, pupunta sana sa church pero nasagasaan, kaya wag na kayong pupunta sa church. Nadamay pa yung church, di ba? Pag tatawid ka, you must consider something na hindi na makakatawid ka. Tingnan sa left, sa right. Kung wala, okay. Sa pagtawid mo, be sure na nandoon ka sa tamang right. Baka naman napalampas ka, doon ka pa. Diba? Doon ka pa napunta. So, kailangan natin in crossing over into your God-given, nandyan yung destination ng Lord sa'yo. Hindi ka lang dito. Hindi ka lang dyan. Tandaan mo, may magandang plano ang Lord na pagdadalhan ng pamilya mo. Depende na lang kung kontento ka na dyan. Depende na lang. Ah, gusto ko, dito na lang ako, tama na. Dito lang kami. Sino magsasabi, kontento na ako? Dito na lang kami. Sino magsasabi, isigaw niya, I want more! Praise God. Dahil alam natin, the more po na lumalaki ang pamilya, the more po ang demand. Ba? The more na nag-aaral yung mga anak, grabe ang education ngayon. Talagang sabi nga natin bilang magulang, pag-i-envisan ang pag-aaral. So, ang ginagawa natin, talagang kayod. Sino dito kayod-kayod? And sometimes yung kinayod mo, mamaya wala na. Diba kung minsan yung pera, dadaan lang sa kamay? Dadaan lang yung kamay? May nagsabi, gustong-gusto ko na, handang-handa na akong bibili ng sasakyan. Kulang na lang ang pambili, di ba? Gustong-gusto ko nang magpatayo ng bahay. Kulang na lang pera. Gustong-gusto ko nang mag-put up ng business. Ito lang yung kulang. Gustong-gusto ko nang magpakasal. Wala pa akong boyfriend. Di ba? Pero alam niyo mga kapatid, sa oras na ito, mula sa araw na ito, makikita mo, malalaman mo, na yung buhay mo hindi lang hanggang dyan ka. Itatawid ka ng Lord papunta sa mas maganda, mas masagana, mas mabuti na kalagayan. Just like Abraham. Alam niyo si Abraham from Genesis chapter 12, tinawag siya ng Lord eh. Abraham, Abraham, umalis ka dyan sa place mo. Hindi yan ang gusto ko para sa'yo. Hindi yan yung promised land. Pumunta ka doon sa Kanaan. Doon ang place na karoroonan mo. Unang-una na makita natin dyan, bakit si Lord aalisin niya doon sa lugar? E si Abraham, mga kapatid, si Abraham po, ang ganda na yung buhay niya doon. Marami po siyang alipin. Marami po siyang kayamanan. Pwede niyang i-question, Lord, naka-establish na ako dito eh. Maganda na po. Lalo na, siya wala pa siyang anak. Ang hirap na mag-move sa ibang place pag pamilya kayo. Kino-consider ang anak.
Pero alam niyo sa oras na ito, mga kapatid, ang Panginoon, mayroon po siyang gustong gawin kay Abraham. Na ganun din sa buhay ng bawat isa sa atin. So Genesis chapter 12, basahin po natin. Sinabi ni Yahweh kay Abraham, lisanin mo ang iyong bayan, ang tahanan ng iyong ama at mga kamag-anak, at pumunta ka sa bayang ituturo ko sa iyo. Pararamihin ko ang iyong manak, i-jump mo doon sa verse 5. Sumunod nga si Abraham sa utos ni Yahweh. Nilisan niya ang Haran noong siya'y 75 taon. Sumama sa kanya si Lot. Isinama ni Abraham ang kanyang asawang si Sarah at saka si Lot na pamangkin niya. Dinala niyang lahat ang kanyang mga alipin. Oh, take note ah. Hindi po basta-basta ang buhay niya. Nung tinawag siya ni Lord at lilipat doon sa Promised Land, from verse 5, sabi niya doon, dinala niyang lahat ang kanyang mga alipin, mayaman po siya, at mga kayamanang naipon nila sa Haran. Pagkatapos nito'y nagtungo sila sa Kanaan. Pagdating nila roon, nagtuloy si Abraham sa isang banal na lugar sa Shechem, sa malaking puno ng More. Alam niyo, ganda po yung buhay niya. Ganda po yung buhay niya, pero inalis siya ng Lord. Ako po, 25 years ko na po in the ministry. Last June, ano bang tawag ito? Last year. Ngayon, 26 years na po ako in the ministry. 7 years po ako doon sa Lasip. Alam niyo, nung kinausap ako ni Pastor Ronnie, nasabi niya, Pastora Christy, ililipat kita from Lasip, ilalagay kita sa Bilyasis. Sabi ko, naka-establish na ako dito sa Alasip. Nag-grow ako. Ano kaya ang kahihinatnan ko doon sa Bilyasis? Sabi ko sa sarili ko. Pero ang word ko kay Pastor Ronnie, kung yun po ang inyong nakikita at vision from the Lord, susunod ako. Ang pinakamahirap dyan, yung adjustment eh. Yung adjustment. From dating trabaho, bagong trabaho, may time matatakot ka eh. Hindi lang yan. From doon sa ibang atmosphere, makakasama, iba yung makakasama mo. Ito ang nagtigirgir pa ako, manggiwgiwak. First Saturday, nambiyahe ako mula po sa Dagupan to Villasis. Bus. Papunta na po ako doon, matutulog na ako. Kinabukasan service. Pagpunta ko lang po doon sa tricycle, papuntang Amang Perez, doon sa barangay, ang pinag-uusapan ng tricycle driver, pinatay nila si Juan. Doon sa bukit, pinatay nila. Walang kaawa-awa, pinatay nila. Alam niyo, prayer ko sa Lord, Lord, please, dalaga pa ako, Lord. Yung pupuntang ko, patayan, Lord. Bago-bago lang ako doon, usong-uso doon sa Amang Perez ang death threat. May isa kaming kagawad, barangay kagawad na nakausap, papel. Nilagyan ng bato, tinapon sa kanyang bahay. Dugo. Ang pinansulat, mamamatay ka. Grabe doon. So sabi ko, grabe pala ito. Pero salamat sa Lord, awa lang Diyos, buhay pa po tayo hanggang ngayon. Bakit? Ano ang ground? Ano ang nasa kay Abraham? Bakit sumunod siya kay Lord? Unang-una is, Abraham is a man of love. Is a man of love. Sinunod niya ang Lord. He loved the Lord. Hindi niya sinabi, Lord, paano yung kayamanan ko dito? Paano yung business ko dito? Pag may sinasabi ang Lord sa inyo, sumunod lang kayo. Sumunod lang kayo. At ang Lord ang gagawa sa inyo. Kung may mga nandito na mayroong kayong calling, mayroong kayong pinapagawa ng Lord, sumunod lang kayo, nakahanda ang blessing ng Lord sa inyo. Salamat sa Panginoon doon po sa amin, sa barangay namin na patayan noon. Ngayon, mayroon na pong 12 born again churches. Imagine, isang barangay, 12 po ang born again.
Pero hindi pa po lahat Kristiyano. He loved the Lord. Ebidensya po yan, yung kanyang obedience. Kasi kung hindi po niya love si Lord, sa kanyang pinagdaanan, dinaanan sa pagtawid niya doon, maghihistruggle siya eh. Pag nandun na sa kalagitnaan ng pagtawid niya, nahihirapan ako, mag-give up na lang ako, bahala na yung destiny ng Lord sa akin, babalik. Babalik. Bakit yung iba bumalik sa mundo? Bakit yung iba nag-backslide? Kasi sa pagtawid nila, nag-struggle sila. Bakit sila nag-struggle? Hindi totoo yung pagmamahal nila sa Lord. This message is not only for the mga tatay, kundi each one of us na nandito. Kailangang isemento mo sa puso mo yung tunay na pag-ibig sa Lord. Nalala ko si tatay. Di ba si tatay nyo? Magkaroon tayo ng all-night prayer meeting noon. Nandyan siya. Siguro na nireserbahan nyo siya ng upuan. Baka nandyan po siya. Kasi Father's Day. Di ba? Grabe, nandyan siya na naglilingkod sa Lord. Kahit gabi na, yung all night, nandyan siya. Tatay, kayo ang unang-unang halimbawa ng tunay na paglilingkod sa ating Panginoong Hesukristo. Alam niyo si mami ko, kasi nasa serbisyo si daddy, siya ang nagiging tatay sa amin. Tatay at nanay. Alam niyo ba, mga bata kami, kung bakit ganun na lang na-establish sa amin na kung pwede yung araw ng Linggo, church. Kapag service, di ba sabi ni Pastor Ates, 6 years old, 4 years old ako, okay, 7 ba or 5. Pag service kami, nandyan nakahilera kami mag-iina. 1 year old si Mariel, kaming tatlo. Pag praise and worship, nakapikit si mami namin. Siyempre, barangay lang yun. Ang gagawin namin, tatakas kami. Makikipaglaro, makikitext. Kasi atin noon, kumbaga makikiano din. Pag mulat ng mata ni mami ko, tapos ang praise and worship, wala siyang dalawang anak. Si Marina kasi awag niya, kasi Peter, 3 years old. Alam niyo ba, pag uwi namin sa bahay, ihahanda namin yung pet namin, may palo na po kami. Ganyan katindi ang turo ng mami namin. Na pag araw ng Sunday, wala ka doon sa tabi niya, papaluin ka niya yan. May time noon, may nabasa po ako. Isang tribo po. Naging Christian po sila. Bibigyan po sila ng pagkain sa pag sila ay makiservice. Kasi hirap ng buhay, kiservice po sila. Pero isa din na rule nila, papatayin sila kung hindi sila makikiservice. Hindi ko kayo tinatakot ah. Pero alam niyo ba, bilang mananampalataya, dapat matindi yung love mo. Na along the way, sa pagtawid mo doon sa magandang plano, magandang destiny ng Lord, hindi ka mag-i-struggle doon sa gitna at wala sa decision mo, ulirat mo na, babalik na lang ako sa Word. Bye. Ia-assure ko sa inyo, this is a blessed assurance na yung destination mo na tatawidin mo, napaka mainam po sa lahat ng experience mo. Kaya, you must love the Lord. Yun ang pinaka matindi. Sino dito naniniwala, tatay, may matindi kang role sa pamilya mo para ang buhay ng pamilya mo sa sagana. Alam yung sermon ni Pastor Nats, kasi last Sunday ang aming Father's Day sa Bilyasis. Ang kanyang sermon, Father's Day, no compromise. Napakatapang niyang nagsermon. No compromise, mga tatay. Bakit? Bilang tatay, kuminsan kasi, pag Sunday tatay, Monday to Saturday, hindi Christian. Pre, halika muna. Nakatayo na si Emperador eh. Kita mo? Halika muna. Dito tayo sa nakatago para pagdadaan si Pastor. Pastora, hindi niya makikita. Pre, halika muna. Hindi mo naman sasabihin kay misis mo.
na iinom ka? O di kaya'y, sino sa atin ngayon? Ay, nandyan sila. Tapon agad. Mga kompromiso yun sa buhay natin, buhay. Sino sa atin dito mayroong mga kompromiso? Alam niyo bakit ko may kompromiso? Kasi sigad eh. Sigad. Kulang yung pag-ibig mo, dagdagan mo yung pag-ibig mo kay Lord. O minsan pa, may sirbisak, andi. Aga ko no may sirbis. Jakla. Diba? Grab the opportunity na magmay gawain, pumunta ka kung kaya mo. Wala na yung pandemic, amen? Napakaganda, makita mo, makatabi mo yung iyong mga kapatiran. Sabi nga, di ba, Hebrews chapter 10, verse 25, huwag niyong kakaligtaan ang magpalakasan. May mga tao, kahit hindi ka magsalita, ngiti mo lang satisfy na. Ngitian mo nga yung katabi mo. Diba? Kaya nga tayo, you must love the Lord kagaya niya. Pangalawa po is, He built an altar. Okay. Verse 7 to 8, worshiper po siya. Nag-obey siya, nag-worship po siya. Kaya nga tayo mga tatay na nandito, magulang, worshiper ka dapat kay Lord. May mga panahon, ang bigat-bigat mo dito. Dito. Sino dito nararamdaman niya pagod siya? Napapagod siya sa buhay niya, napapagod na mag-isip, napapagod siya, physically, napapagod ka. Hangaan ko nga kayo mga nanay na nandito, hangaan ko kayo mga magulang na may mga maliliit. Ay grabe, struggle kayo sa pag-aalaga. Matindi, pero salamat sa kalakasan ng Lord. Kasi it's a form of worship ninyo yung pag-aalaga ng bata. Huwag niyong iisipin na naghihirap kayo, kundi is a form of worship. Paggawa po ng altar natin kay Lord. Sabi nga diyan sa verse 7, nagpakita kay Abraham si Yahweh na nagsabi sa kanya, ito ang lupaing ibibigay ko sa iyong lahi. At nagtayo si Abraham ng altar kay Yahweh na nagpakita sa kanya. Hindi lang po sa church paggawa ng altar, kundi kahit sa mga tahanan ninyo. Pag-altar kasi, may mga insidente na nag-aalay sila, the glory of God through dun sa usok, bumababa. Kahit sa mga kanya-kanya niyong tahanan, magpatayo kayo ng altar. Si Pastor Nats, kasi naranasan po niyang OFW doon po sa Taiwan, at kung day off po nila, kinukuha po sila ng kanilang president, ng kanilang may-ari ng company, na uupahan maglilinis po doon sa bahay. Alam niyo po, ang bahay ng mga Taiwanese, sa dami po, kung ilan po yung kwarto nila, mayroon at mayroong nakalaan na isang kwarto o isang space na kung saan nandoon ang kanilang altar. Doon po sila magsusunog yung, ano tawag dito? Yung insenso. Kaya nangarap si Pastor Nat, sabi niya, pag may sarili tayong bahay, nais ko na magkaroon ng isang tahanan na mayroong prayer room. Sino dito nakapanood ng warfare na movie? I-search nyo yan sa internet. Ay, hindi warfare. War room. I-search nyo yan po sa inyong internet. Bantayan nyo ang tindi. Yung babae po, nag-build siya ng altar niya doon sa dressing room, sa kanyang closet. At every time na nag-i-struggle, pumupunta po siya doon, nananalangin kay Lord. Every tahanan na nandito ngayon na pamilya, nawa magkaroon kayo ng altar. Every time, kami po, mga kaming pamilya, every night po, nakakaroon po kami ng family devotion. Noon nandoon kami, nag-i-stay po kami doon sa Bilyasis, 7 o'clock, lahat kami doon sa church, kasi taas lang po, doon sa baba, nagde-devotion kami. Kung ang panahon niyong magkakasama sa panahon ng kainan, well, grab that opportunity na mag-offer ng altar sa Lord, which is a word of prayer or a word of worship. Hindi lang yan. He is a man of love,
Dahil he loved his wife. He loved his wife. Sabi niya sa Ephesians chapter 5 verse 25, napakalinaw po. Husband, love your wife. Bakit sa inyo po binigay yun? Nakuman. Bakit sa inyo po ibinigay yung ganun? Kasi kami na mga nanay o kami na asawa yung babae, kung pwede ah, kung pwede lang, gawin yung maging routine ninyo, lifestyle ninyo. Reassure nyo palagi na love nyo kami. Kasi kami, very emotional kami. Nais namin i-confirm ninyo na love nyo kami. Ang babangil, pastora, sa asawak amoy lupa na, mag-I love you pa ba ako? Oo! Saying I love you. Sa mag-asawa ko minsan, mayroon pong bitchin magic sarap. Ano yun? Nagkakatampuhan. Nagkakadiskusyonan. Diba? Mayroong disagreement. Sabi ng isa, ako na lang palagi ang sumusuko. Ako na lang palagi ang nagso-sorry. Hello? Mayroon ba sa atin yan sa mag-asawa? Kahit ako na pastor. Para masubok namin kung wala nang sakit na linaw, ah, my partner, pag sinabi mong, I love you. Pag sumagot siyang, I love you too, wala na. Pero pag sinabihan mo yung isa, I love you, hindi siya tumugon ng I love you, wala ni sakit na linaw to. Alam nyo, mga tatay dito, love your wife. Always reassure ninyo na mahal nyo yung inyong mga asawa. Mayroon pong isang tatay na hindi pa siya Christian. Dami na niyang complaint sa kanyang asawa. Si asawa, malabir, maingal, mangiras, unya. Nanggaway timsong niya, gumawa po siya ng timsong niya. Alam niyo kung anong timsong niya? Pag naiinis na sa asawa niya, kumakanta siya. Ang kanta niya ito, please release me, let me go. Kaya kung may mga tatay na nagbibideo, okay, yun ang awit nila, may hugot yun. Alam, naging Kristiyano. Pero yung misis, hindi pa rin nagbago. Sa inis niya sa misis niya, nagkanta na naman siya. Alam niyo kung anong kanta niya? Change my wife, oh God. Hala, baka naririnig niyo yan sa mga mister ninyo. Hindi po nagtagal, awa po ni Lord, namatay yung misis. Alam niyo, ang kanta niya nung namatay yung misis niya, the Lord reigns, the Lord reigns. Ay, paano? Alam niyo mga kapatid, sa oras na ito, isa na existing rason kung bakit nandito ka sa mundo, magmahal at makaramdam ng pagmamahal. Siguro may mga question na, bakit nauubos ba yung pag-ibig? Oo! May binisita ako? May binisita po ako. Ang laki-laking bahay, millions of money ang budget niya. Pero may napansin ako, bakit po yung kwartong yan? Pink room at saka blue room. Kasi yun ang pintura, pati pintuan niya. Mag-asawa, tapos ang kasama niya doon, apo na may na pamilyado. Sabi ng apo niya sa akin, Pastora, kwarto po ni lolo ko at lola ko. Si lola ko, ang kwarto niya yung pink room. Si lolo ko naman, ang kwarto niya yung blue room. Ay, ganun ba? Hindi sila magkasama sa isang room? Hindi. Alam niyo mga kapatid, kahit may apo na kayo, still mahalin niyo pa rin yung inyong mga asawa. Amen? Love your wife kasi sa hirap o ginhawa siya ang inyong kasangga. Siya po ang inyong kalakasan, inspirasyon sa buhay. Kagaya po ni Abraham, grabe yung iyak po niya nung namatay po si Sarah.
matindi po yung kanyang iyak. Kaya nga tayo, palagi nating isipin, ganda-ganda, kahit sa mga anak, merong isang tanay na nagsabi, ang ganda-ganda na kung ang rason ng kasiyahan ng magulang anak. Ba? Mas magandang magpasaya ng magulang kaysa magpaiyak. Ang hirap yun kung ang sitwasyon mo, ikaw ang nagpapaiyak sa nanay o tatay mo, young people. Ano sabi ng Lord? Ephesians 6 verse 1, obey your parents in the Lord, for this is right. Ito yung una na mayroong kuman, na mayroon siyang pagpapala. Honoring our parents. Kaya sa buhay natin, si Abraham, he loves his wife. Iparamdam natin palang, hindi lang yung kwan natin, mga asawa natin, kundi ang inyong pamilya, ang inyong mga anak. Pangatlo, ay second, okay. Genesis chapter 2, balik mo doon sa text natin, naning Genesis chapter 2, ay 12, verse 2. Sabi niya, pararamihin ko ang iyong mga anak at apo at gagawin ko silang isang malaking bansa. Pagpapalain kita at gagawin kong dakila ang iyong pangalan at ikaw ay magiging pagpapala sa marami. Ang sa iyo'y magpapala ay aking pagpapalain. At ang sa iyo'y sumumpa ay aking susumpain. Sa pamamagitan mo, lahat ng mga bansa sa daigdig ay aking pagpapalain. Ano ito? Tayo po, mayroon pong dito sa Roman, sabi niya, the just shall live by faith. Ang pinanghahawakan lang po natin ay yung pananampalataya natin sa Lord. Kahit wala ka ng rice, basta mayroong rice. Ang pinakamagandang legacy na iiwanan mo sa pamilya mo, yung faith nila, pananampalataya nila. Pananampalataya na pwede mong ibigay sa kanila. Ito, pananampalataya, faith. Ano ang nakikita mo sa sarili mo? Personal mo na, ah. Ano ang nakikita mo sa sarili mo after 10 years? Okay, after 10 years. Kapag ang sinabi mo, Pastora, ito pa rin ako after 10 years. Wala kang faith. Wala kang faith. Pero pag ang sinabi mo, Pastora, after 10 years, nakabayad na ako lahat ng utang ko. Pati utang na loob, nakabayad na ako. Diba? May utang sa labas, may utang sa loob, diba? Hindi lang yan. Pastora, after 10 years, mayroon na akong napakagandang bahay. Pastora, after 10 years, established na po at maganda na yung aking business. Pastora, after 10 years, promoted na po ako. After 10 years, Pastora, nabuo ko na yung aking disciples at marami pa. Mangarap ka lang. May word ako, ang pinakakawawang tao, hindi yung bulag, hindi yung pilay. Ang pinakakawawang tao, yung walang kapangapangarap sa buhay. Bakit may maaga nakikipag-asawa? Napaka question mark pa eh. Istambay, walang trabaho? Agad-agad, nakakapag-asawa. Kasi walang pangarap eh. Walang plano. Higit sa lahat, hindi alam kung anong plano ng Lord sa buhay niya. Ang plano ng Lord sa buhay mo, hindi demotion. Kung naghihirap ka ngayon, may poverty ka, ang nais ng Lord, itawid ka niya sa kasaganaan. Dapat mayroon kang eyes of faith na nakikita mo. Tumawid ka doon. Hindi ka, ano matawag dito, hindi ka madi-discourage. May mga panahon, tandaan niyo ito. May mga panahon na yung pangako ng Lord, parang kabaliktaran sa sitwasyon ng buhay niyo, di ba? Ang pangarap ng ang plano ng Lord o plano niya sa iyo kasaganaan. Pero Lord, bakit ako nakihirap? Hintayin mo lang ang Lord ipaparanas niya sa iyo.
pangako ng Lord sa akin ganito, bakit napalpak ako, na-failed ako, hindi ako nakapasa, ito ang nangyari sa buhay ko, nagkasakit ako. Alam, sabi ng Lord, wag sanang yung faith mo magiging waver. May pangako ang Lord. Sabi niya, I will make you a great nation. Ibig sabihin, si Abraham, bago pupunta dun sa Kanaan, mayroon na siyang confirmation na siya ay magiging great nation. Yung kayamanan niya presently, sa pagtawid po niya, mas lalong yayaman siya. Ang matindi doon, wala siyang anak. At present doon sa Haran, sa pagtawid niya doon, anong pangako ng Lord? Offspring. Lahi. Di ba lahi? Kaya nga tayo mga kapatid, sabi doon sa Romans chapter 4 verse 18 to 20, ang tindi po yung sinabi niya dito. Kung may mga imposible sa buhay mo, sa Lord walang imposible. Sabi niya kay Abraham, kahit wala nang pag-asang magkaanak, nanalig pa rin si Abraham na siya'y magiging ama. Grabe ano. Physically, hindi na siya pwede, matanda na siya. And then, sabi pa doon, sindami ng mga bituin ang iyong magiging lahi. 19, hindi nang hina. Okay. Hindi nang hina. Una, doon sa faith niya, nanalig siya. Nanalig, nagtiwala siya. Nagtiwala siya. Hindi ko alam kung anong pangako ng mga asawa ninyo nung kayo'y, nung mag-propose ng kasal sa inyo. Alam niyo si Pastor Nat, nung sinabi niya sa akin, gusto kitang pakasalan, hindi oo agad kahit kami na. Hindi oo agad ang sinagot ko sa kanya. Ang tanong ko sa kanya agad, kaya mo ba akong buhayin at nang magiging anak natin? Eh during that time, may lima po siyang baboy na alaga. Sabi niya sa akin, kung yung limang baboy nga napapakain ko, kayo pa kaya? Kulang na lang tanungin ko, ano'y papakain mo sa amin? Pero salamat sa Lord, ginawa niya yung kanyang pangako. Pero ito nanalig, nagtiwala siya kay Lord. Hindi ko alam kung anong level na yung faith mo ngayon. Nag-give up ka na. No, don't give up. Manalig ka lang sa Lord. Pangalawa, hindi nang hina. Huwag kang manghina. Hinang-hina na ako. Kung nanghihina ka na, text mo ang leader mo. Please pray for me. Ang gawin mo lang, kung nanghihina ka, mag-attend ka ng prayer meeting. Mag-attend ka ng cell group ninyo. Mag-attend ka ng Sunday. Ewan ko na lang kung hindi ka mag-aapoy ulit. Sabi mo nga sa katabi mo, mag-apoy ka. Diba? Huwag manghina. Hindi nang hina ang kanyang pananampalataya. Kahit uugod na siya, palibhasay 100 taon na siya noon at ang kanya namang asawang si Sarah ay baog. Grabe ano? Baog si Sarah. Pero nagkaroon siya ng anak. Imagine this. Nasa Haran siya, si Sarah baog. Pumunta ka sa place na ituturo ko sa iyo. I will make you a great nation. Bibigyan kita ng offspring. Kung si Sarah at Abraham hindi sila sumunod sa Lord, wala siyang anak. Anong pipiliin mo? Kayamanan o anak? Anong pipiliin mo? Sasakyan o anak? Anong pipiliin mo? Profession mo o anak? Di ba? Ang anak, something na grabe yan sa'yo. Kung may sakit, ikaw na lang sanang may sakit, di ba? Kung may kinakain yung mga kalaro niya at wala siyang kinakain, kung pwede, ibigay mo. Pag inaway siya, nasaktan siya, ikaw ang una nasasaktan.
bakit nagkaroon ng anak si Abraham at Sarah? Kasi tumawid po sila. Tumawid sila na may pagtitiwala, may gagawin ang Lord sa buhay nila. May gagawin ang Lord sa buhay nila. Hindi po sila nanatili. Alam niyo, sa gabing ito, sa umagang ito, hindi ko alam kung ano ang sinasabi ng Lord sa inyo. Pero be honest. Kasi I sense in my spirit, in my heart, ang Lord kinakausap kayo ngayon. Saang parte ng buhay ninyo nang hihina ang pananampalataya ninyo? Sa problema nyo sa buhay? Pasura, sang kadakmakmak ang problema ko, parang mahirapan yata akong tatawid. Pasura, ang dami kong family problem, parang ang hirap kong pumunta doon. I will open my family background sa inyo. Apat kaming magkapatid sa loob, may apat kaming kapatid sa labas. Dahil nasa labas sila, pinapasok namin sa loob. Sundalo si Daddy, Philippine Navy, sa Zamboanga. Sa mga nag-EGR, kapatid ko po, pero hindi ko kakambal si Pasorates. At gusto ko pong linawin, siya po ang panganay. Kasi alam ko na eh, ang tanong sinong panganay. More stress lang kasi may asawa ko siya, dalaga. Bata pa lang kami pag nagiinuman ang mga uncle namin, binubuli kami, binabash kami. Eh, si daddy nyo mayroon ng asawa doon sa Zamboanga. Eh, si daddy nyo may mga anak na doon, hindi na kayo mahal. Pag narinig ni mami namin yon, Christian na po si mami ko noon. Huwag kayong maniwala. Mahal na mahal kayo ng ama nyo. Sumulat kayo sa kanya. Mahal na mahal kayo. Ganun palagi ang naitanim sa amin. Kaya yung respeto ng aming ama, kahit nung kami ay mga college na, kahit nung kami pastor na ako, grabe yung respeto sa kanya. Pastor na ako sa Lasip, we really found out kasi hindi umamin sa amin ang daddy namin. Bakit namin na-find out on yun? Si Pastorates, without the knowledge of my mother, nag-seek siya ng advice sa isang kilala din na pulis doon. Nasabi niya, paano po ba ang pumunta ng Zamboanga? Paano po ba? Grabe katapang po ni ate, nagpaalam siya kay mami. Mami, kailangan once and for all malaman natin, hindi yung nagsisinungaling lang si daddy. Kasi kami naririndi na. At mayroon kaming kukakulangan dito hanggat hindi namin nalalaman. Hindi siya pinayagan, pinilit siya. Hindi niya sinabi kay daddy na pupunta. Bigla na lang bumalakta, nandun na po siya sa barracks nila. Pagdating doon, sinilbihan. Pero si Pastor Ates, hindi niya, nandito ako ganito, no. With due respect pa rin as a father. Pagkatapos ng office hour, dinala si Pastor Ates, si ate, sa bahay ni na daddy. And she found out yung ina ng mga kapatid namin sa labas. Apat sila. Tumira siya doon kasama. Without further explanation, after ng ilang linggo, umuwi siya from Zamboanga to Binmaloy. Kinausap kami, 29 years old ni Pastor Ates during that time. Kinausap kami, sabi niya, nakita ng sarili kong mata, may pamilya si daddy doon. Nakita ko sa sarili kong pamilya, dihado tayo sa financial na sustento. Nakita ko sa sarili kong mata kung paano yung kanilang samahan. Dihado tayong mabuti. Dihado tayong masyado. Ang matindit hinangaan ko doon, ang nanay ko,
ang hinawakan niya, hindi pangako ni Daddy. Ang hinawakan niya, pangako ng Lord. Hindi po siya nadismaya, hindi po siya na-depressed, although alam ko malungkot siya, hindi po siya huminto sa paglilingkod sa Lord. Tuloy-tuloy lang na tumawid papunta sa magandang plano ng Lord. 28 years old po ako. Mamamanhikan na po si Pastor Nats, wala pa si Daddy. Lahat ng special occasion namin, wala siya. Ang allotment lang namin, Philippine Navy, more than 1,000 lang. Ganyan katindi ang naranasan namin. Tumawag ako, de, kakasal na ako. Wala man kayo nung mga graduation ko, special one ko, pero sa kasal ko, kung pwede, nandoon kayo. Sabi niya, okay, pupunta ako dyan. Kasi nag-retire na rin siya. Nung nandoon kami, nandoon umuwi na po siya, nakita ko po yung kilos ng Lord. Grabe ang tindi po ng nanay ko. Hindi po siya nanumbat. Hindi po siya nagreklamo. Hindi niya po inaway ang tatay ko. Open arms pinatawad. At ang nakita ko doon, nagbunga yung pananampalataya ni Mami. Sabi pa niya, kasi nung nawala sa Samwanga, yung dalawa naming kapatid, tumiminto sa pag-aaral. Sabi ng mother ko sa kanya, dalhin mo dito yung dalawang lalaki, pag-aaralin natin. Di kami umimik, sumunod lang kami sa mga plano nila. So dito, si Ivan saka si Ian dinala dito. Nasa labas sila, kaya pinapasok po namin sila. Tinuring namin, pero doon ko napatunayan, hindi po biro. Kaya tatay na nandito, please lang. Never in your mind gagawin yun. Kahit tukso na ang lalapit sa inyo. Paalay na nga ang lumalapit sa ano man tawag dito? Manok? No. Don't grab any temptation. Maawa kayo sa inyong mga anak. Pero salamat kasi yung love ni Mami kay Lord matindi. Yung faith niya. Mula sa kasal ko, wala siya nung pamamanhikan, pero kasal ko, hanggang sa huling hiningan niya, hindi na umalis sa poder namin. Sabi namin, imposible na maaayos ang pamilya namin. Imposible na babalik sa amin si Daddy. Nauna po na namatay si Mami. After 11 years, sumunod si Daddy. September 17, birthday niya. September 18, alas 2 ng madaling araw, namatay po siya. Sakit ano. Pero sabi namin, bakit kaya inuna ni Lord si Mami na kukunin? Kami din ang nakasagot. Sabi namin, yung kakulangan niya ng panahon na ipadama yung pagmamahal niya sa atin, in-extend niya pa ng 11 years. Doon ko na-witnessan na nung may sakit si Pastora Tess, siya mismo ang nagsasandok ng pagkain niya at ibibigay kay Pastora Tess. Sabi nga namin, naalala namin ni Mariel, every Father's Day, nasa Binmalay po kami to celebrate Father's Day with my father. Ngayon lang sa taong ito ba or ngayong taon, na hindi na po kami nakakasama sa Father's Day dahil wala na po kaming ama. Tatay ka man ngayon, nanay ka man, o young people ka man, ano man ang pinagdadaanan mo, ako mismo nasabi ko, imposibleng maayos ito. Alam ng Lord, aayusin niya yung buhay ninyo, kapatid. Hindi ko alam kung ano yung sa buhay mo, imposible. Posibleng maayos ng Lord yung buhay ko. Napakasama ko na, no. Ituloy mo lang yung pagtawid mo. Bahala na Lord. Ang Lord, sa rest na mangyayari, huwag ka lang manatili doon sa Haran. Wala doon ang promise ng Lord.
nandoon sa Kanaan, nandoon ang promise niya. Paano kaya maayos itong anak ko? Pasaway siya, grabe siya. Kapatid, hindi ikaw mag-aayos si Lord. Manampalataya ka lang sa Kanya. Sabi niya kasi dun sa Romans eh, hindi, kahit wala ng pag-asa, nanalig pa rin si Abraham. He has a faith. Tapos sabi niya doon sa 19, hindi siya nang hina. Ano man ang dinadanas mo, magtiwala ka lang sa Lord. Magtiwala ka lang sa Lord. Ako mismo ang sumabaybay kay Daddy pagdating sa medical na kailangan niya. Ako ang kasama niya sa doktor. Ako ang kasama niya sa pa-check up. Araw ng birthday niya, araw ng follow-up check-up niya, pero hindi na siya nakasama dahil hindi niya kaya. Friday po yun. Thursday, Wednesday, akala namin bibigay na siya. Sabi namin sa kanya, sabi ko sa kanya, personally, tinanong ko, de, kaya niyo pa ba? Kasi talagang conscious siya eh. Hindi po siya na coma. Conscious siya. De, kaya mo pa, baba? Oo, kaya. Laban tayo. Sabi ni Daddy. So, nalampasan niya yon Thursday, Friday, birthday niya. Kinakabihan ng birthday niya, pinatawag ako sa kabilang kwarto. Tawagin mo si ate mo, sabi niya kay Ivan. Ate, tawag ka ni Daddy. 9 o'clock. Sabi niya sa akin, anak, parang hindi ko na yata kaya. Sabi ko sa kanya, kayo lang di. Kung hindi nyo na kaya, okay lang po. Pwede na po kayong sumunod kay Daddy, kay Mommy, kung nahihirapan na kayo. Pero, kwan pa rin, nakapagpahinga ng konti. Tanong siya ng tanong, ng oras. Anong oras na? 10 o'clock. Mama Idlip, anong oras na? 11:30. Nung 12 o'clock na, doon na po siya ng hina. Pero hinintay niyang matapos yung day ng birthday niya. So tinawag ko na lahat, ginising ko na sina Mariel Pasorates, si Peter sa bahay nila, pinatawag ko na rin, mga uncle, si daddy ko na. Pero before silang dumating, kinausap ko siya. Sabi ko, Daddy, anong ibibilin nyo? Umiling lang siya. Anong ibibilin nyo? Alam nyo kung anong binili niya sa akin? Asikasuhin mo yung fish pan na nabili natin. Asikaso may pukok, iasaliw tayo. The greatest desire ng mga daddy ko noon, makabili kami ng palaisdaan. Nilaan po niya yung kanyang pension, yung pension niya, niloan niya, for the sake mabili namin yung fish pan na yon. Alam niyo ba kung magkano yung fish pan na yon? More than 2 years na hinulog-hulugan po, especially si Parsi ni Daddy. 2 million. 2 million. Sabi namin, they thank you. Kasi yung panahon na wala ka, nagkulang ka, bumawi ka naman sa last years ng buhay mo. Alam niyo mga kapatid, akala mo hindi na maaayos yung buhay mo, manampalataya ka lang, maisa sa ayos yan. Akala mo ginive up ka na ng doktor? Sa Lord, lumapit ka sa Kanya. Akala mo dahil financially ka na down, negative, ang Lord mayroong gagawin sa'yo. Akala mo wala ka nang mangyayari sa buhay mo, sa family mo, gulong-gulo na? So, ang susi lang doon, umalis ka doon sa haram at tumawid ka doon sa magandang plano ng Lord. Kasi mayroon po siyang napakaganda ang gagawin. Alam mo ba yung from nothing into something may gagawin ang Lord sa'yo? Hindi ka mananatiling ganyan. Isa sa ayos ng Lord. Pero ang gagawin mo lang, tumawid ka doon. Huwag kang babalik sa dating buhay mo. Magpatuloy ka
sa paglilingkod mo sa Lord. Mayroon pong video, 3 minutes, na gusto kong ipanood sa inyo. Kung ngayon nanghihina ka, may mga imposible sa'yo, panoorin mo ito. Palakasin mo ang faith mo. Mayroong magagawa ang pananampalataya sa buhay mo. Tay, sana po sa mahal. Di ba mo kayo isiyay? Di po tao, tay! How easy it is for us to forget what it was like when we were once family. The times we shared. How easy it is for us to forget how to love. Apa, apa, Stefana. Lei, Stefan. Easy it is for us to forget how to smile. It's easy to forget. Papa, it's me, Papa. But it's even harder not to love. Pa, ma. Apa, apa, Stefan. Tay, Stefan. Family is forever. Pananampalataya. Tatay, bago ka lalabas, ito ang ilagay mo sa isip mo. Hindi aksidente na nandito ka. Napakalaki yung role mo, asawang lalaki, sa buhay ng pamilya mo, sa pagtawid mo doon sa plano ng Lord. Huwag ikaw yung unang susuko, kundi ikaw ang magiging haligit lakas ng pamilya mo. Sa mga nanay na nandito na wala ang asawa nila, ganun din. Pakita mo sana yung big role mo na ginagampanan na sa pagtawid mo doon sa plano't maganda na buhay, ikaw ang gagamitin. Mga anak na nandito, kung hindi pa Kristiyan ang pamilya ninyo, kayo ang magtatawid papunta doon. Genesis chapter 24, verse 1. Tumawid sila. Hindi biro yung pagtawid ni na Abraham, pero still, he continue the journey. And then sabi niya, doon sa Genesis 24, verse 1,
Ang sinabi pa niyo doon, nakasulat. Gusto kong basahin sa inyo. Matandang matanda na noon si Abraham at pinagpapalang mabuti ni Yahweh. Kaya kang iakon ng Lord sa sitwasyon mo. Kaya niyang isaayos ang pamilya mo. Yung buhay mo mismo, kayang-kaya niyang isaayos yan. Ang gawin mo lang, sumunod kay Lord, kaya kanyang itawid doon sa mas maganda, mas masagana, at mas pag-e-enjoyan na buhay. Shall we pray? Dakila ka, Panginoon, sa amin. Mas higit na kilala mo ang mga nandito sa umagang ito kaysa sa pagkilala ko sa kanila. Ngayon, Panginoon, ang dinedeclare ko sa kanila, kung may nakikita silang imposible sa buhay nila, it will be possible, Lord, sa harapan po ninyo. Naniniwala ko anuman ang sitwasyon nila sa buhay, makakatawid po sila sa mas magandang klase ng buhay na inihanda niyo po sa kanila. Lord, kung mayroon po dito, hindi po establish ang kanyang faith, ang kanyang love sa iyo, please, Lord, baguhin mo yung puso niya. Ano man, Panginoon, ang sinusuong na mag-asawa, pamilya, ngayon pa lang, Panginoon, kumikilos ka na sa kanila. Hayaan mo na ang mensaheng ito magiging tatatak sa puso ng bawat isa sa amin. Salamat sapagkat binago mo kami sa oras na ito. Sa pangalan ni Jesus, amen and amen. Isang mapagpala at maligalig na umaga po sa ating lahat. Ngayon po yung pinagdiriwang natin ang araw ng mga ama. Kaya narito po kaming mga heirs para ibahagi ang aming talento na ipinagkaloob sa amin ng Panginoon sa pamamagitan ng paghahandog ng simple ngunit mapusong presentasyon. Naway malugod po kayo at sa Diyos ang lahat ng papuri. Tay. Daddy. Papa. Ama. Ano mang itawag pa sa'yo? Ikaw lang ang nag-iisa sa mundo. Ikaw ang tatay ko. Pasensya kung minsan man nasisigawan. Pasensya kung minsan nagkakapikunan. Pasensya sa mga salitang hindi sinasadyang mabitawan. Pasensya sa mga ginawang hindi pinag-isipan. Pasensya sa mga panahong hindi nagpapasinan. Kahit na minsan, ikay hindi maintindihan, merong pinapakuha, ngunit hindi naman alam kung saan. Yung kwan, kunin mo sa kwan, andyan lang sa kwan. Saan ba kasi ang kwan para akin nang mapuntahan? Kahit na minsan, laging may tinitignan. Sa hardware, kung pwede lang lahat na pagbilhan. Screwdriver, matilyo, iba't ibang mga pako kahit sa tingin naman namin. Pare-pareho lang naman ito. Kapag wala si Mama, ikaw ang nagiging ina. Nagpapatulog, nagpapakain sa mga kapatid na baby pa. Kahit na laging merong binuting-ting ang ref, ang aircon, ang TV na kailangang tapik-tapikin. Kahit na minsan, sobra-sobrang pagpoprotekta. Pupunta lang sa tropa sa kabilang eskinita kung makapagpaalala para naman akong mangingibang bansa. Kahit na ikaw ay tigasin, tigas saing, tigas sampay at tagalaban ng mga labahin. Kahit na ang joke mo, walay na walay. Panahon pa ni ata na kopong-kopong nung unang nirelay. Sa kabila ng lahat ng ito, kahit minsan mainit ang ulo. Kahit hindi masabi kung nasaan, ang pinapahanap mong nasa kwan. Ikaw pa din ang tatay ko. Salamat sa walang sawang suporta. Salamat dahil hindi ka nagsasawa. Salamat dahil lagi kang nariyan. Salamat dahil kailanman hindi mo pinapabayaan. Pagmamahal na wagas. Pagmamahal na hindi kailanman malalagas. Pagmamahal ang ibinigay mo, pagmamahal ang isusukli. Mahal na mahal ka namin kailanman
hindi maikukubli. Dahil pagbalibaliktarin mo man ang mundo, ikaw pa din ang tatay na ipinagkaloob ng Diyos na Ama para sa amin. I'd like to right that wrong here in this little song. Thank you for shaping my life. Thank you for teaching me all you can. You are an ordinary man, no. You make me everything I am. Thank you for taking the time. Thank you for showing me the way. And thank you for being there when I need you. Thank you for every single day. A son rarely tells his father how he really feels. A perfect or a path on the back is all that he reveals. I like to right that wrong here in this little song. Thank you for your guiding hand. Thank you for making my dreams come true. You're an extraordinary man, and I hope you're as proud of me as I am proud of you. Thank you for giving me life. Thank you for showing me good from bad. I guess I'm only really trying to say thank you for being my there. Even though the years stripped away, I never took the time just to say I love you, and I always have. And thank you for being my dad. Thank you for shaping my life. Thank you for teaching me all you can. You are the ordinary man, no. You make me everything I am. Thank you for taking the time. Thank you
for showing me the way. And thank you for being there when I need you. Thank you for every single day. Thank you for being my dad. Hallelujah sa lahat po ng Ama. Maraming salamat po kagaya po ng kanilang kanta. Salamat po sa pagbibigay ng inyong kalakasan, sa inyong oras. Hindi, wala kami. Wala ang bawat isa dito kung hindi dahil sa mga tatay po natin. Amen. Kaya gusto po natin i-honor lahat ng tatay po na nandito. Kung pwede po, kayo po ay tumayo at pumunta po kayo dito sa harapan. Sige po, sa lahat po ng Ama na nandito sa lugar na to, hayaan nyo po the best po na regalo na kaya namin gawin dito sa Galcm Dagupan. To honor you po is to give our prayers po para sa inyo. Sige po, lahat po ng tatay, punta po kayo dito sa harapan. Sige po, huwag po kayong mahiya. Sige po, mga kabataan, pa-usher na lang po ng ating mga Ama. Hallelujah. Sige po, harap po kayo sa kanila para makita naman nila. Palakpakan po natin ang ating mga tatay. Hallelujah. Hallelujah. Ayan. Ayan. Ito po, sila po yung mga magigiting na Ama. Alam niyo po, the best po na kaya nating ibigay sa kanila ngayon as a family here at Galcm is to pray for them. Hindi po natin alam, ang mga tatay, hindi yan vocal sa kung anong pinagdadaanan nila. May mga problema yung mga yan. Minsan ang anak, minsan ang asawa nga mismo, hindi alam. Kaya matitibay itong mga to. Pero alam ko ang Panginoon ang kayang mag-mend, tumulong, ano man ang suliranin na meron sila, ano man ang pangangailangan, ano man ang mga dreams at desires nila para sa kanilang mga anak at para sa kanilang pamilya. Ang Panginoon lang po ang may alam. Kaya ngayon po, pagsama-samahan po natin silang ipudulog sa ating Panginoon. Kung kayo ay anak nila, pwede bang tumayo kayo sa likod nila? Come on, sa mga may, kung andito yung papa ninyo sa harapan, pwede ba tumayo kayo sa likod nila? Kung wala naman po yung anak nyo, kayo yung asawa, pwede kayo po ang tumayo sa likod nila? Sige po, kung wala po yung mga anak, pwede po yung mga asawa naman ang tatayo sa likod. Pero kung nandito yung papa mo, the best siguro na tayuan mo sa likod at ipag-pray natin ang tatay. Sa mga wala po dito na anak, mga young people, please check so that merong mga makakapag-pray para sa kanila. Sige po. Hallelujah. Hallelujah. Sige po. Ayan. Meron pa po isa dito. Ayan, si Nanay Malu para kay Tatay Dol. Tinatawag ako po si Pastora Christy to pray. Prayer of blessing and favor para sa ating mga tatay po dito. Hallelujah. Tayo po lahat ay tumayo. Makiisa po tayo sa panalangin. Bago tayo mag-pray, pwedeng umarap nga yung mga tatay. Harapin nyo nga yung anak nyo, yung misis ninyo. Baka sa bahay kasi hindi nyo sila nayayakap. Yakapin nyo muna. Yakap ah. Okay. Mag-pray po tayo. Maraming salamat, O Diyos, sa mga tatay na nandito. Tunay nga sa iyong mensahe, napakalaki po yung role nila na itatawid po nila ang kanilang pamilya patungo sa napakaganda mong plano para sa kanila. Ngayon pa lang, O Diyos, panibaguhin po ninyo ang kanilang pananampalataya. Patibayin niyo po sila, O Diyos. Hindi po sila, Panginoon, matutumba bilang haligi ng kanilang pamilya, kundi mas lalo niyo po silang palalakasin. Naniniwala po kami sa bawat pamilya na narito na naipresenta. Lord, maitatawid po kami doon sa plano mo sa buhay ng bawat isa sa amin. Sa mga tatay na ito, kung mayroong pinagdadaanan ng kanilang pamilya, Lord, makiisa ka't kumilos ka sa kanila.
Ipakita mo ngayon, Lord, yung kadakilaan mo bilang Diyos na pinaglilingkuran nila. Kung may mga pangarap pa sila sa pamilya nila, sa asawa nila, na hindi pa natutupad, ngayon pa lang, O Diyos, if it is your will, Lord, hayaan mo na mangyari yan. At naniniwala kami, O God, sa bawat tatay na narito, please God, pahabain niyo yung buhay nila. Not only, Lord, para sa kanilang asawa, not only para, Lord, sa mga children nila, kundi para din sa iglesyang ito, dahil sila ang gagamitin mo para aap kay pa, Lord, ng mga tatay na kagaya nila. Lord, naniniwala po kami, inculcate mo sa mind, sa puso ng mga tatay na ito, na sila din, Lord, ay kailangan sa ministry, O God. Salamat, O Diyos. I declare blessing after blessing upon their families, O God. Favor after favor na nanggagaling po sa inyo. Salamat sa kabutihan po ninyo. Ito pong aming dalangin sa pangalan mo, Jesus. Amen. Hallelujah. Happy Father's Day po sa ating mga tatay. Tanggapin niyo po ang simpleng token na hinanda ng ating mga love. Happy Father's Day po. Maraming salamat po sa inyo. Hallelujah. Pagpalain po tayo. Ulitin ko po sa mga anak na nandito, sa mga asawa na nandito. This is their day. Let's honor them today. Hayaan natin na maging masaya naman po sila ngayong araw na to. Alam niyo po, ang mensahe ng Panginoon ay para sa ating lahat. Amen. Lahat po tayo kayang tumawid papunta doon sa tadhanang hinanda ng ating Panginoon para sa atin. At kaya nga po, kailangan lang natin talaga, let's be people of love, hindi lang po para sa mga tatay yan. Para matawid natin, hindi lang po love, but faith. Pero alam niyo po, the best way to show our love is through giving. Kaya po sa pagkakataong ito, alam ko po may mga hinanda tayong kaloob sa ating Panginoon. Ihanda po natin ang mga kaloob natin, ang ating mga tithes, ang ating mga offerings. At hayaan po natin na may kaloob natin sa Panginoon. Tayo po'y magbigay at tumayo at magbigay ng ating mga kaloob sa Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. I will worship you. I will sa lahat po na magpala, pumalakpak po sa ating Panginoon. At sa lahat po ng tatanggap ng pagpapala, tayo po lahat ay tumayo. Amen. We will end this online service, this second service, ng matinding may pagpupuri sa Panginoon. We will declare, amen. Ang declaration po natin today, sa lahat po ng tatay, i-declare nyo po ito para sa inyong mga tatay at para sa inyong sarili. Sa lahat po ng mga nanay, i-declare po natin ito para sa ating mga tatay at para sa ating mga asawa. Sa lahat po ng anak, i-declare po natin ito para sa ating mga ama. Amen. Ilagay po natin ang ating kaliwang kamay sa ating mga puso at taas po natin ang ating mga right hands. Sabay-sabay po tayo mag-declare because there is power if we declare, hallelujah, the words of the Lord. Dear God, the Father of us all, I thank you for fathers. Along with mothers, through the wonder of creation, fathers gave us the gift of life itself. Thank you for letting this man come into and complete my life through their love, care, and sacrifices. Today, as we celebrate Father's Day, I declare your strength and vigor to flow even more on them, to strengthen them as they continue to stand as our guide, shield, and protection. I declare your joy to overflow in their hearts as they lead us in our faith. I decree on them grace
and wisdom to nurture and love children. This is my declaration in Jesus' mighty name. Amen. Hallelujah. Let's continue to give praise as we end. Bigay natin sa Panginoon ang panghuling papuri na ibibigay natin ngayong umagang ito. Hallelujah. All of my life. All of my life. In every season, you are still God. I have a reason to sing. Amen. Hallelujah. I have a reason to worship. We have a reason to sing and worship our living God. All of my life. In every season, you are still God. I have a reason to sing. I have a reason to come worship. Come on, let's give Him praise. Hallelujah. I will bring praise. I will bring praise. No weapon formed against me shall prevail. I will rejoice. I will declare. God is our victory. One more time. I will bring praise. I will bring praise, I will bring praise. No weapon formed against me shall remain. I will rejoice, I will declare. God is my victory. Hallelujah! Sa darating pong linggong ito, ipagpatuloy natin ang pagpupuri sa Panginoon. Dahil ang Panginoon ay ating tagumpay ngayong linggong ito. Amen! Pagpalain po tayo ng Panginoon at nawa ang presensya ng Panginoon ay tumako sa ating lahat. God bless you po. Thank you for joining our second service and our online service. God bless you, church. Happy Father's Day. Our third service will start in 5 minutes.